Isang masaganang araw sa iyo, Sir Paul, at sa lahat ng mga kapansit. Bago ang lahat, ako po si Ivan, taga rito sa Negros. Nais ko po sana magbahagi ng kwentong aswang. Hindi ko po ito karanasan. Karanasan ito ng kaklasikong si Noriel noong 7 taong gulang pa lamang siya. Nakwento niya sa akin ito noong taong 2015. Noong nakita-kita kami, noong nagkaroon kami ng high school reunion. Tamang-tama, dahil malapit na rin ang Kapaskuhan. Tungkol kasi sa Pasko, itong ibabahagi ko. Tungkol sa parol na pinapalamuti natin tuwing bare months. Disyembre nang mangaroling si Ivan sa kanila. Hindi nawawala ang jingle bell sa may bahay. Pasko paksiw na kantahan ng mga bata kapag nalalapit na ang Kapaskuhan. Maririnig kapag alas 6:30 na ng gabi. Ramdam mo talaga ang diwa ng Pasko kapag ganun. Sukoy talaga ng buong barangay nila noon ang kaklasikong si Noriel. Hindi naman maganda ang boses ni Payat. Natawag ko kay Noriel noon. Sa madaling sabi, sintonado ang kalansay. Simula pagkabata kasi, malnourish na si Noriel. Hindi yata pinapakain ng mga magulang. Pero madalas naman siya sa mga feeding program doon sa eskwelahan namin. Tapos ang lakas pang kumain. Kaya nga nagtataka ako kung bakit siya malnourish. May mga ganun naman siguro. Manipis ang pangangatawan pero malakas naman kung kumain. May scoliosis kasi yung kaibigan kong yun. Yung baluktot yung spinal cord. Kaya siguro hindi tumataba. Balik na po tayo sa kwento. Kahit hindi po kagandahan ang boses ni Payat, matyaga pa rin ito nagbabahay-bahay upang makalikom ng kakarampot na barya. May mga kasama raw siya noon, isang babae at 2 lalaki. Mga nakakatanda at nakababata niyang kapatid. Pagkakakwento niya, sa dulong bahagi daw na lugar nila sila mga ngaruling noon. Pagkatapos daw kasi nilang mangaruling, hahabol pa raw kasi sila sa simbang gabi. Noong gabi raw na yon, sobrang tumal daw. Panay ba naman patawad ang palaging isinasagot sa kanila pagkatapos silang kumanta. Hindi na yata umuubra yung napakagandang boses ni Payat. Pagkatapat nila sa isang bahay doon sa may dulo, naghahanda na sila para tumugtog. Sabi daw ni Payat, lakasan daw nila ang pagkalansing sa mga instrumento nila. Bebelo na siya para kumanta noon, nang biglang namatay ang liwanag ng ilaw sa bahay na yun. Ang akala nila, magsasambit na ang may-ari ng bahay na iyon ng patawad. Ngunit bigla silang nakarinig ng garalgal na boses. Sige, ituloy niyo lang ang pagkanta. Napaiyak doon yung bunso nila noon kasi nasindak sa boses. Nagkatingin na magkakapatid sa narinig. Tapos daw, biglang nabuhay ang liwanag ng iba't ibang kulay ng parol doon. Nagpulasan sila sa takbo dahil sa gulat. Humahangos na umuwi sila sa bahay nila. Tinanong sila ng tatay nila kung bakit umiiyak ang bunso nilang kapatid. Sinabi nila ang totoo, pero hindi na nawala ang tatay nila. Hindi tuloy sila nakapagsimba. Hindi nabuo ang siyam na simbang gabi nila. Nagmukmok si Noriel noon. Yun pa naman sana ang unang beses na makakabuo siya ng simbang gabi. Tapos hindi rin pala sila papayagan. Dumating ang nanay nila. Meron itong pasalubong na mainit na puto bongbong tsaka bibingka. Meron din itong pamilyar na parol na makita ng mga bata. Sinalubong nila ang nanay nila. Nay, ano yung parol na yan? Binili niyo po? Hindi anak. Napulot ko doon sa may tapunan ng basura. Doon sa bilihan ng puto bongbong at bibingka. Mukhang maayos-ayos pa naman. Check natin, baka gumagana pa. Niligay nila yun sa bungad ng pintuan nila. Chinek din kung umaandar pa. Hindi naman sila nabigo. Kasing kulay ng bahaghari ang pagpapalit ng liwanag ng parol noon. Naging attraction iyon sa mata ni Noriel, pati sa mga taong dumadaan. Sa sobrang ganda ng parol ni Napayat, karamihan sa mga kabataan doon sila na ang kinakantahan. Akala raw siguro ng iba, may kaya ang pamilya nila. Sa mga sumunod na gabi, nangaroling pa rin sila, pero hindi na lumayo ang magkakapatid. Umiwas na sila sa dulong bahagi kung saan nila narinig ang nakakatakot na boses na iyon. Nakalilikom sila ng mahigit 100 pisong barya. Sulit na para makabili sila ng mumarahing bagong sapato sa Pasko. Yun kasi ang hiling ni Payat kapag nabuo niya sana ang siyam na gabi ng pagsisimba. Sa pagkakataon na iyon, ayos lang na hindi sila nakapagsimba
Ang importante, sama-sama sila at ginugunita pa rin nila ang kapanganakan ni Jesus. 21 ng Disyembre noon, ganap na alas 12 ng hating gabi. Natutulog na ang buong pamilya ni Payat habang patuloy na kumukuti-kutitap sa bahay nila ang palamuting Parol. Nang makarinig sila ng pagtahol ng aso sa bahay nila. Naalimpungatan ng ina ni Payat. Mahal, bakit ang ingay ng aso? Tinapik niya ang asawa na patuloy sa paghihilik ng mga sandaling yun. Pakamot-kamot pa ito sa ulo na bumangon. Mahal, ano ba yun? Istorbo ka naman eh. Bayaan mo yung aso niyan, titigil din yan. Itaboy mo lang mahal. Natatakot ako eh. Nagising na rin noon si Payat dahil nga sa ingay na aso. Idagdag pa yung pagbubulungan ng mga magulang niya. Magkakatabi kasi silang natutulog noon. Nay, tay, kanino pong aso yun? Tanong niya sa mga ito. Oh, ikaw na lang pala Diko. Ikaw na lumabas doon. Inaantok pa ako. Utos ng ama niya bago bumalik sa higaan. Oo nga anak, pakisuyo naman. Itaboy mo lang yung aso. Ang ingay, kanina pa tumatahol yan eh. Anang ina. Sumunod na lamang si Payat. Lumabas siya para bugawin ang aso. Ngunit laking pagkagimbal ni Noriel na yung asong yun. Sinlaki at sintaba pala ng isang baboy ramo. Nasindak si Payat sa nasilayan. Sinarado niya ang tarangkahan dahil baka makapasok pa iyon at kung anong gawin pa sa kanila. Kahit hating gabi pa noon, kitang kita niya ang pares ng mga mata nito. Nalilisik na tinitignan siya. Labas din ang pangal nito sa bibig. Parang baboy ramo nga, pero bakit tumatahol? Anya sa isip noon na sobrang nagtataka. Pinatay niya ang umaanda na Parol tapos tumalon siya sa higaan nila. Nagtakip siya ng unan, nagsagayon, wala siyang marinig. Ilang sandali pa, umalulong ang nakakatakot na asong iyon. Ilang minuto ang lumipas, nawala na ang mga pagtahol ng aso na mukhang baboy ramo. Salamat Diko, buti naman na palayas mo na. Wika ng ina nila. Hindi na umamik si Payat. Hinayaan na lang niya ang ina niya na nagsasalita. Pero ang kaibigan kong si Noriel, sobar pa rin natatakot noon dahil sa nakita niya. Gabi-gabi, katakataka na naroon palagi yung aso na mukhang baboy ramo. Lagi yun, sa harap ng bahay nila. Tatlong araw na lumipas ay hindi pa rin sila nilulubayan ito. Pero noon lang nila nadiskubre kung paano mapapaalis ang hayop na yun na medyo mukhang halimaw. Kakaiba kasi ang itsura noon. Baboy ramo na tumatahol. Sa tuwing pinapatay nila ang Parol, kasabay noon ay tumitigil na ito kakatahol. Saka umaalulong bago umalis. Ngunit nang sumapit ang bisperas ng Pasko, kakaiba ang nangyari. Ginambala sila ng baboy ramo na asong iyon. Kakaiba na ang pag-angil at pagralgal ng baboy ramo sa kanila. Binabalya na din ang kanilang tarangkahan. Mas bumangis at tila na uulol na. Ano ba yan? Nandiyan na naman yung aso na yan? Yamot na sabi ng nanay ni Payat. Sabay-sabay silang bumangon nun. Kasindak-sindak ang ginagawa ng asong yun sa gate nila. Patuloy kasing binabalya ng hayop na yun yung gate nila. Masisira na ata at makakapasok na ang hayop na yun. Kakatayin ko na talaga yung aso na yan. Sigaw ng tatay ni Payat. Noon din, nabulabog ang ibang kalapitbahay sa kanila. Paskong Pasko ba naman kasi, tapos napakaingay. Nay, patayin natin yung sindi ng Parol. Sabi ni Payat, pinatay nga nila kaagad ang sindi ng Parol. Subalit mas lalo lamang nagalit ang aso sa labas. Umalulong ito. Tapos naramdaman nila ang paglundo ng kanilang bubong. Kitang-kita nila ang paglubog ng yero. Yung aso tumalon! Ayun! Nasa bubong! Sigaw ng mga ito na nakasaksi sa baboy ramong aso na lumundag. Madali raw kinuha ng tatay ni Payat yung napakatalas na itak nila. Lumabas daw yun ng bahay tapos nagsisigaw.
Hoy! Halimaw! Bumaba ka dito! Harapin mo ako! Matapang na sambit nito nung makita ang baboy namang tumatahol. Samantalang ang ina naman ni Payat, dumampot na rin ang kutsilyo dahil kung sakali makapasok iyon sa kanilang bahay, may pang-depensa ito sa kanila. Patuloy pa rin sa pagsisigawan ng mga kapitbahay nila. Hala! Tignan nyo! Nagbabago ang inyo siya! Nagiging babae siya! Naging babae! Asin! Hagisan nyo ng asin! Aswang! Aswang yan! Sigaw ng mga residente doon. Kanya-kanya nga sila nagkuhaan ng mga garapon ng asin. Gayun din ang ama ni Payat. Kapag naririnig nila ang pag-apak, sinasabuhin nila ito ng asin. Nakarinig sila ng malakas sa pag-angil. Umakas sa itsura nito ang galit at kasabay noon, umalingaw-ngaw ang nakakabinging pagsigaw ng aswang. Bago itapa ang mga pakpak at tumipad ng kaitulin palayo. Hindi nila inaasahan na ganoon na nangyari. Inatake sila ng nakakatakot na aswang. Hindi nila batid kung bakit sila ginagambala noon. Pero may hinuha sila na yung parol ang punuturo ng lahat kung bakit sila ginagambala ng aswang na iyon. Saka lamang natukoy kung bakit. Nang dumalo sa Noche Buena ang ninang ni Payat na may abilidad sa ganitong bagay. Isa kasi itong paranormal expert slash manggagaway o kaya makasagap ng mga bad energy sa mga bahay. Ang sabi niya, may kapangyariang itim sa parol na yan. Kaya kayo ginagambala ng aswang na yun. Ibalik nyo sa dating pinagkuhanan. Hindi sa inyo yan. Hindi solusyon ng pagsusunog sa parol. Baka mas magalit pa siya sa inyo at kayo kantihan palalo. Ibalik nyo na lang sa pinagkuhanan nyo. Sumimangot ang ina niya. Nagsisisi dahil pinulot niya ang parol na iyon. Hindi naman kasi nito alam na may nagmamayari doon. At meron palang humahabol dito na isang aswang. Sa uli, binalik na ng nanay ni Payat ang parol kung saan niya nga napulot ito. Hinala noon ni Payat yung may-ari daw ng parol na iyon ay yung nakantahan nila na natakot sila. Noong napadaan daw kasi sila doon, nakakapagtaka na merong isang parol na nawawala. Marami mang palaisipan at misteryo na gumugulo sa isip niya miski sa akin sa ikinuwento ni Payat. Ang mahalaga, iligtas siya sa kung anong makapamakan. May iba pa siyang ikinuwento sa akin noon, pero saka ko nilang ibabahagi. Maging ako, Sir Paul. May ikikwento rin na tunay kong karanasan. Pero sa ngayon, heto na lang muna sa kaklasiko. Hanggang dito na lang po ang ibabahagi ko. Sana nagustuhan niyo ang kwento ni Payat. Mag-ingat po tayong lahat. Advance Merry Christmas at Happy New Year!